we have found somebody who understands very well the problems that agriculture is facing. May nabingwit ng bagong DA Secretary si Marcos Jr. Walang iba kundi ang fishing tycoon na si Francisco Chu Laurel Jr. na may-ari ng Frabel Fishing Corporation. Pagbibida ni Marcos Jr., expert daw at maraming experience si Laurel sa maraming aspeto ng agrikultura as a businessman. True ba? Experience saan? Sa reclamation? Bilang president ng Bacoor Seafront Development Corporation na isa sa mga nanguna sa ilang Manila Bay reclamation sa Bacoor, Cavite at Navotas City? O sa pagnanegosyo? Dahil from fishing to hydroelectric power, aba, involved si bagong agriculture secretary. So, paano niya pa tatakbuhin ang agriculture department? Murmur negosyo at hindi serbisyo? Si Laurel, wala naman din. Wala din gagawin yun. Mabubura ako ng gagawin yun. Hindi karapat dapat na kunin ng ating presidente yung malaking tao na yung may hawak na malaking kumpanya. Kasi marami siyang connection sa ibang mga ahensya. Mahal, hindi natin alam kung anong mga kanyang balakin. Hindi natin alam kung magagawan ba niya ng paraan yung pagmahal ng bilihin. Dapat nag-aral siya ng agriculture para ka dapat siya sa kanyang pwesto. Kung appointed lang siya, anong iaano niya sa mga tao, di ba? Ang pagpapatakbo nga naman ng isang pampublikong ahensya, hindi pwedeng negosyo ang oryentasyon, ano? Ano bang pumasok sa isip ng presidente at isang fishing tycoon ang biningwit na agriculture secretary? Dahil ba nag-donate si Laurel Jr. ng tumataging ting na 30 million pesos sa kampanya ni Marcos Jr. noong nagdaang presidential election? Ay, pera-perang lagay! At ito hindi lang ang may-ari ng Frabel, ang election donor ni Marcos Jr. na inappoint sa kanyang gabinete, ha? Are we observing a pattern here, people? Umaalingasaw ang lansa. Sabi nga ng mga magsasaka at mga ngisda, aba, ang daming kailangan solusyonan sa agrikultura. Kasama na ang production support at food security. Pero ang itinalaga, aba, negosyanteng namuhunan noong eleksyon? Priorities nga naman, ano po? Paano na lang ang ating sektor ng agrikultura, mga lablab? No serbisyo, go negosyo? Hay. Kaya ang ating mga magsasaka at mga ngisda, more on guard sa susunod na mga hakbang ng bagong CEO, Agriculture Secretary. Hi! Hanggang sa susunod na balita with Feeling!